Umatungal si Maricar ng napakalakas at ang buong tao na nandun ay natulala sa kanilang narinig. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na, "Sa tingin niyo, kung wala ako dito ngayon ay kapiling niyo pa ang inyong anak na babae? Mga wala kayong mga utang na loob. Ang mabuti sa inyo ay paslangin." Habang ang kanyang mahal sa buhay ay pinagbabantaan ng mga masasamang tao, ang isang ina ay naging aswang na kinatatakutan ng kanyang sariling anak. Naging aswang upang protektahan ang kanyang sariling pamilya laban sa mga masasamang tao. Maraming taon na rin ang nagdaan, mayroong isang ina na namuhay ng payapa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang mapayapang buhay na naninirahan sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang mayroong mga tulisang tao na humiling sa isang ina na kunin nila ang kanyang anak. Isang kahilahilakbot na anyo na nagbigay daan upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga tulisan. Siya nga pala si Maricar, isang inang mapagmahal sa mga anak. Sino ba namang ina na hindi nagmamahal sa kanyang anak? Tanging si Maricar na lang ang nagtataguyod ng kanyang dalawang anak na lalaki, si Ben at ang bunso na si Ryan. Iniwan na kasi siya ng kanyang asawa dahil nalaman nito ang tunay na pagkatao ni Maricar. Pero sa kabila ng lahat ay hindi nawala ng pag-asa si Maricar. Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang dalawang gwapong anak. Hindi batid ang lungkod sa mga mata nito. Isang araw, habang naglalakad si Maricar kasama ang kanyang dalawang anak, nang mayroon silang nakasalubong na hindi nila kilala na mga lalaki. Tinanong si Maricar kung ilang taon na ang kanyang dalawang anak. Wika naman niya, sa mga tao ay mga bata pa ang kanyang mga anak. Niyaya niya si Maricar na baka daw gusto niyang pagtrabahuhin ang kanyang dalawang anak sa kanila. Wika pa ng mga tulisan ay baka daw pwedeng hiramin ang kanyang dalawang anak. Malaking tulong daw ang kanyang anak dahil puro lalaki ito. Tamang-tama daw na sumali sa kanilang grupo. Ngunit hindi pumayag ang ginang sa gusto ng mga lalaki. Kaya naman daw niya buhayin ang kanyang dalawang anak at saka hindi pa sila sanay magtrabaho sapagkat mga bata pa ang mga ito. Umalis ka agad si Maricar at iniwan ang grupo ng mga tao. Sa pag-alis ni Maricar ay tumawa na lang ang mga ito at nagbili ng mga salita sa kanya na babalik na lang daw sila sa susunod na araw. Baka magbago pa ang isip ni Maricar. Nagpatuloy sa paglalakad ang ginang kasama ang kanyang dalawang anak nang may makasalubong sila na kakilala nila. Hindi lang pala si Maricar ang napagtanungan ng mga lalaki, pati ang mga taong nakasalubong nila tinanong din kung ilang taon na ba ang mga anak nila. Pero laking pagtataka nila na bakit puro lalaki ang kanilang tinatanong. Wika pa ng kakilala ni Maricar na niyaya rin daw sila na baka gusto magtrabaho ng kanilang anak na lalaki sa kanila. Hindi mapalagay si Maricar kung bakit lahat ng kapitbahay nila ay tinatanong kung mayroon ba silang anak na lalaki. Pinayuhan niya sila Ben at Ryan na huwag lalabas ng bahay kung hindi siya kasama. Wika naman ng kanyang dalawang anak na bakit daw? Mayroon daw bang problema? Bakit ayaw daw sila palabasin dalawa? Hindi na daw sila makakapaglaro sa labas. Pinaliwanag naman niya ang tungkol sa mga grupo ng mga lalaki na nakasalubong nila. Baka daw mayroon masasamang balak ang mga ito. Naintindihan naman ng dalawa ang paliwanag ng kanilang ina na si Maricar. Makalipas ang ilang araw ay may napabalita na may ilang mga batang lalaki ang nawawala sa kanilang lugar. Ang mga magulang ng mga bata ay sobra na ang pag-alala. Dahil bigla na lang daw nawala ang kanilang mga anak at wala pa rin silang makitang dahilan sa pagkawala ng mga bata. Si Maricar rin ay natatakot na bahala sa nangyayari. Kinagabihan
ay naghahanda si Maricar ng kanilang hapunan nang may biglang dumating na mga armadong tao sa kanilang lugar. Naggagulo ang kanilang kapitbahay dahil bawat batang lalaki ay kinukuha ng mga armadong lalaki. Pati sila Maricar ay hindi nakaligtas sa mga ito. Nagmamakaawa siya sa mga ito pero hindi sila nakinig. Dinala nila si Ben at ang tanging naiwan ay si Ryan. Wika ng mga armadong lalaki na hindi na lang nila isasama si Ryan dahil masyadong bata pa daw ito. Babalikan na lang daw nila kapag nasa tamang edad na. Walang magawa si Maricar sa mga oras na ito at pinagmasdan na lang si Ben kasama ang mga armadong lalaki. Humagulgul siya ng iyak at agad itong nanumpa na magbabayad daw sila at hahanapin daw niya ang mga armadong lalaki na kumuha sa mga bata. Hindi nagtagal, sa sobrang galit ni Maricar ay hindi niya namalayan na paunti-unti siya nagpapalit ng anyo sa harap ng kanyang anak na si Ryan. Wika ni Ryan sa kanyang ina na bakit daw nagbago ang mukha niya. Natakot ng gusto si Ryan at agad na umiyak ito. Sa pag-iyak ng kanyang anak, dito lang niya napansin na nag-iba pala ang kanyang anyo. Hindi na niya makontrol ang kanyang pagkaaswang dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Niyakap niya ang natitira niyang anak at sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil ibabalik niya dito ang kanyang kuya. Hahanapin niya ito kahit saan man siya makarating. Kinabukasan ay natukoy ng iilan nilang kapitbahay ang tungkol sa pagdala ng mga batang lalaki. Mga tulisan pala ito at nais nilang gamitin at pagtrabahuhin ang kanilang mga dinukot. Sinabi ng mga tao doon na wala silang laban sa mga ito dahil ordinaryo lang sila na tao. Ayaw na sana ni Maricar na maging isang aswang pero wala na siyang magagawa dahil nanunumpalik na ang kanyang pagkaaswang. Si Ryan naman ay hindi na lumalabas sa kanyang pinagtataguan dahil sa sobrang trauma na nakita niya sa kanyang ina. Kahit anong pangungumbinsin nito sa kanyang anak ay hindi ito nakikinig sa kanya. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak dahil siguro sa labis na rin na pagkabahala niya sa kanyang kuya na si Ben. Si Ben lang kasi ang laging kasama nito kapag sila ay naglalaro. Ang laging bukang bibig niya ay ang kanyang kapatid na si Ben. Nasaan daw ang kanyang kuya Ben? May isa pang problema si Maricar. Paano kung malaman ng kanyang mga kapitbahay na isa siyang aswang? Siguro ay matatakot ang mga ito sa kanya at kamumuhian siya ng mga ito. Napakalaking hadlang nito sa kanyang paghahanap niya sa kanyang anak na si Ben kapag natuklasan nila ang tunay na anyo nito. Lumipas ang ilang buwan na paghihintay ni Maricar ay bumalik na naman ang mga armadong kalalakihan. Pero hindi na mga batang lalaki ang kanilang pakay, kundi ang mga batang babae naman. Ibebenta daw nila ito sa ibang bansa. Pero hindi na pumayag si Maricar na may makuha pa sila ng mga bata. Umatungal si Maricar ng napakalakas at ang buong tao na nandun ay natulala sa kanilang narinig. Lumabas si Maricar at nagpalit anyo bilang isang mabangis na aswang. Sinabi niya sa mga armadong lalaki kung ayaw nila dumanak ang dugo sa mga oras na ito ay lisanin ang kanilang lugar at huwag nang ituloy ang kanilang pakay sa pagkuha ng mga batang babae. Natakot ang mga ito kay Maricar dahil sa mga mata na pulang-pula at handa ng pumatay ng tao. Agad namang umalis ang mga armadong lalaki na walang dala na kahit isa. Pero ang tao sa kanyang paligid ay tinawag lang siya na salot sa kanilang lugar. Dinakip nila si Maricar, tinali ang mga kamay nito at agad na naghanda ng panggatong para sunugin. Nakagapos na ang mga kamay ni Maricar at segundo na lang ang hihintayin para sunugin niya ang kanyang mga kapitbahay. Nabigla na lang siya nang makita niya ang kanyang anak na si Ryan. Agad naman siyang nagpalit ng anyo at agad din nakawala sa pagkakagapos. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na, "Sa tingin niyo, kung wala ako dito ngayon, ay kapilin niyo pa ang inyong anak na babae? Mga wala kayong mga utang na loob. Ang mabuti sa inyo ay paslangin.
Galit na galit si Maricar sa kanyang mga kapitbahay at nais niya itong sugurin. Subalit niyakap na lang siya bigla ng kanyang anak at sinabi na, "Tama na." At dito pa lang, natauhan siya dahil sa yakap ng kanyang anak. Muntik na niyang mapatay ang lahat ng kanyang mga kapitbahay. Buti na lang ay nandoon si Ryan. Wika naman ng isang kapitbahay nila ay, "Tama si Maricar, kung hindi dahil sa kanya ay nakuha na ng mga armadong lalaki ang mga natitira nating anak na babae. Imbis daw na magtalo, ay dapat daw magtulungan kung ano ang magandang dapat gawin upang maibalik sa kanila ang kanilang mga anak." Naabutan na sila ng umaga at agad din silang nanghingi ng paumanhin dahil sa ginawa nila kay Maricar. Wika naman niya sa kanyang mga kapitbahay na ayaw niyang maulit ang ginawa nila sa kanya kung ayaw daw nilang magkaproblema nang wala sa oras. Wika naman ng kanilang mga kapitbahay kung ano na ang plano niya para mahanap ang mga bata, kasama na dito ang kanyang anak. Gusto daw ni Maricar na lumakad ng mag-isa para walang mapahamak ng mga tao. Pinagbili niya muna sa mga ito na sa kanila na muna si Ryan. Pumayag naman ang mga ito bilang tanaw sa ginawa ni Maricar sa pagligtas niya sa kanilang mga anak na babae. Bago umalis si Maricar ay nagpaalam muna ito kay Ryan. Nangako siya na sa kanyang pagbabalik ay kasama na niya si Kuya Ben niya. Pag alis niya ay kitang kita sa mga mata ni Ryan ang kalungkutan sa pag-alis ng kanyang ina. Sa pagmamahal niya sa kanyang anak ay wala itong inisip kundi ang kaligtasan na rin ito. Bago umalis si Maricar ay pinasapit muna niya ang gabi para mabilis makakilos at madaling makiramdam sa paligid kung ano ang nangyayari. Malayo pa lang ay dinig na niya ang mga taong nagsasalita at kung saan sila naroroon. Pinuntahan niya agad ito at nakita niya ang grupo ng mga tulisan. Hindi muna siya lumapit at nagmasid muna sa paligid. Halos ilang minuto rin siya nagtago. Hindi niya pa rin nakita ang mga bata na kinuha nila. Nag-iba ang ihip ng hangin, parang nawala ng pag-asa si Maricar na makita pa niya ang mga bata. Sa sobrang galit na nito, ay gusto na niya sanang tapusin ang lahat ng mga tulisan na nakita niya pero hindi niya ginawa. Imbis na tapusin, ay sinundan niya ito. Sila ang magbibigay daan para makita ang mga bata. Naghintay si Maricar ng ilang oras pa. Umalis na ang mga tulisan. Hindi alam ng mga tulisan na mayroon palang nakasunod sa kanila. Halos 3 oras siyang nakasunod sa mga tulisan at sa wakas ay natuntun na niya ang mga kuta nito. Nakita niya ang mga batang lalaki na nagtatrabaho at ang iba ay pinapahirapan. Dahil sa nakita ni Maricar ay agad na nandilim ang kanyang buong paligid. Nais niya sanang atakihin ang mga tulisan, subalit nakita niya ang kanyang anak na si Ben, kaya nahimasmasan ang kanyang galit sa mga tulisan. Nanatili ng ilang oras si Maricar sa kuta ng mga tulisan at nagplano kung ano ang dapat niyang gawin upang mabawi ang mga bata. Tamang-tama naman ay nakita niya na papalabas ang leader ng mga tulisan, kaya inabangan niya ito at ginawang bihag. Hindi na nakapalag ang leader sa taglay na bagsik ni Maricar. Nagtagumpay naman siya sa paghuli sa leader ng mga tulisan. Ito daw ang daan upang mapakawalan ang mga bata. Wika pa niya sa leader na dalhin siya sa mga bata. Wala namang nagawa ang leader kundi sundin ang pinag-uutos ni Maricar. Wika pa ng leader sa kanya na huwag daw siyang tapusin at ito'y nagmamakaawa sa kanya. Sumagot naman si Maricar na, "Maawa? Kayo ba? Naawa sa mga bata na kinukuha nyo? Lubos ang pag-aalala ng mga magulang nila dahil sa pinaggagawa nyo. Ngayon, utusan mo ang mga tao mo na pakawalan ang mga bata." Agad namang inutusan ng leader ang kanyang tao na pakawalan ang mga ito. Pagkatapos nilang pakawalan ang mga bata, ay pinakawalan rin ni Maricar ang leader ng mga tulisan. Bago niya pinakawalan, ang leader ay nagbilin ito ng mga salita na sana daw ay mamuhay sila ng patas at itigil na nila ang kanilang masamang gawain. Bibigyan pa daw niya ng isa pang pagkakataon at kung mayroon pa daw mawawalang mga bata ay hindi daw siya mag-aalinlangan na ubusin sila. Dahil sa sobrang takot ng leader
ay nangako ito na hindi na mauulit ang mga masasamang gawain nila. Napilitan lang daw sila dahil wala na silang ibang alam na trabaho. Nailigtas ni Maricar ang mga bata at si Ben. Pagkakita ni Ben sa kanyang ina, ay agad niya itong niyakap sa anyong aswang. Paunti-unti naman nawala ang aswang na katauhan ni Maricar dahil sa yakap ng kanyang anak. Sa pagyayakapan ng dalawa, ay mayroong isang putok ng baril na umalingaw-ngaw. Nagpaputok pala ang isa sa mga tauhan ng lider. Tatama sana ito kay Ben, ngunit agad na sinalo ni Maricar ang bala na tatama sana sa kanyang anak. Tumama ang bala sa puso nito. At sa sobrang galit ng lider ng mga tulisan, ay kinuha niya ang baril sa kanyang tauhan at pinagbababaril ito hanggang sa namatay. Wika ng lider ay wala isang salita ang kanyang tauhan. Ngunit si Maricar ay malubha ang kalagayan dahil sa tama ng baril. Dahil sa pagmamahal ni Maricar sa kanyang anak na si Ben, ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang dito. Hindi nagtagal ay nalagutan na ng hininga si Maricar. Umiyak si Ben at nagsisi sa nangyari dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Ilang sandali na lang ay mag-uumaga na at sa pagsikat nga ng araw ay tuluyang naging abo si Maricar. Ang pangako naman ng leader ng tulisan kay Maricar ay hindi niya kinalimutan. Binalik nila ang mga bata sa kanilang mga magulang at nanghingi ng tawad dahil sa kanilang nagawa. Tinanong ng mga tao kung nasaan si Maricar. Nagpaliwanag naman ng leader kung ano ang tunay na nangyari. Lubos daw niyang ikinalulungkot ang nangyaring pagpaslang kay Maricar. Wala nang magawa ang mga kapitbahay kundi tanggapin na lang nila ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Maricar, siguro ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik ang kanilang mga anak. Ang dalawang anak naman ni Maricar ay muling nagkita, subalit ang kanilang ina ay hinding-hindi na nila makakapiling pa. Dahil sa ginawang kabutihan, inalagaan ng mga kapitbahay ang mga anak nito bilang ganti sa mabuting nagawa nito sa kanila.